ba't mo ikasasabihin may kamangmangan ng Diyos? Ha? Hindi ko may sabi noon. Si Pablo may sabi noon eh. Ayaw nilang maniwala na ang Diyos may kamangmangan. Eh, tinan ninyo, ang perception natin sa Diyos hindi tama. Yung sinasabi nung iba, ang Diyos daw, kahit saan nandun, mali yun. Wala sa Bibliang ang Diyos kahit saan nandun. Alam mo kung alin ang nasaan kahit saan? Sa 15:3 ng Kawikaan. Pakibasa. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako. Tama mo, hindi pala ang Diyos ang kahit saan ay nandun eh. Ang kanyang mga mata, the eyes of the Lord are in every place. Yun, ang eyes, the eyes of the Lord, yung mata ng Diyos, yun ang nasa lahat ng dako. Pero yung Diyos, Ama namin, asan? Sa langit ka. Ama namin, nasa langit ka. Ah, sa langit nga eh. Ewan ko lang, ginugulo nung iba eh. Nasa langit, hinahatak ang Diyos kahit saan eh. Eh si Kristo, nung nananalangin, tumitingala eh. Our Father, which art in heaven. Where is He? Hallowed be. Hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Where is the Father? In heaven. Why do you have to specifically mention that the Father is in heaven if He is everywhere? That is not logical. That's simply stupid. So, yung paniniwala nung iba, kahit ano, ipinupukol sa Diyos. Ang Diyos daw kahit saan nandun. Nasa kabarit ang Diyos, nasa CR, nasa ilalim ng Poso Negro, ganun ba ang Diyos mo? Wala naman delikadesa yung Diyos mo. Ang nasa lahat ng lugar, yung mata niya, He can see everywhere. He can send His eyes everywhere. Yun. Pero yung Diyos mismo, His being as God, nasa langit nakaupo yun eh. Kasama si Kristo ron. Basahin natin ang 8:1 ng Ebreo, kapatid na Willie. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Ano yun? Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayun. Si Kristo bilang dakilang saserdote, nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Nasa kanan siya ng Diyos eh. Ang katunayan, Colossians 3:1, basa. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Asan ang Diyos? Nasa langit eh. Hindi kahit saan andun siya. Kaya kung alin yung nasa Biblia, yun ang ayaw ng tao. Ang Diyos may kahinaan. Ang Diyos may kamangmangan. Iniinsulto karawan. Hindi, nasa Biblia yun eh. Huwag nating i-attribute sa Diyos yung wala sa Biblia. Alam niyo ba kung ba't may Biblia? 14:37 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na bawang utos ng Panginoon. Kaya nga nasulat ang Biblia, utos ng Diyos yun eh. Kaya yung wala sa Biblia, ayaw ng Diyos nun. Pag wala ron, di niya pinasulat. Tinan mo, Biblia, walang purgatorio sa Biblia. Huwag naman po magagalit yung naniniwala sa purgatorio. Pero wala pong purgatorio sa Biblia. Hindi naman ako unang nagsabi niyan. Ayaw lang natin pansinin eh. Sinabi ni Rizal yan, saan expurgated no limit angere. Pakilagay sa screen. No limit angere, page 72. Ang sabi po niya ganito, but now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. See that? The word purgatory is absent from both the Old and the New Testament, according to Dr. Jose Rizal, our national hero. What does that mean? Binasa ni Rizal ang buong Biblia. Nasigurado niyang walang purgatorio.
Kaya huwag tayong maniwala dun sa wala sa Biblia kasi hindi inutos ng Diyos isulat. Kaya wala sa Biblia yon. Ano ang gusto ng Diyos matutunan natin? Unang Korinto 4:6. Pakinggan mo, kapatid. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. That you may learn from us not exceeding those things that were written. So, we must be disciplined by what is written in the scriptures. In faith, we do not have to speculate. In faith, we do not have to guess. In faith, we do not have to invent. We have to believe on what was written in the scriptures because it was God who commanded the apostles, the prophets, and the evangelists to write them down. And even if they want to write something, if God doesn't want them to write it, God will forbid them. Let us read that. In the book of Revelation, pakinggan nyo, isusulat nga nung apostol, ayaw ipasulat ng Diyos, kaya hindi niya sinulat eh. Basa. Gis 4. At pagkaugong ng pitong ulog ay isusulat ko sana. Oh. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng pitong kulog at huwag mong isulat. Write them not. Kaya hindi natin alam ngayon. May nagtanong sa akin, Espiritista, ano ba ika ang sinabi ng pitong kulog kung alam mo, Soriano? Alam ko po, sabi ko sa kanya. Ano sinabi? Ayaw ipasulat eh. Alang-alang ang mas marunong pa ako sa Diyos. Eh, sabi ng Diyos, huwag isulat eh. Pagkatapos, ayaw nga ipasulat, lalagyan mo ng letra. Mali. Hindi tama. It will prove that you are a disobedient reader of the scriptures. Believe on what you have read because it was written on the instructions of God. Pero yung hindi nakasulat, idadagdag mo. May limbo. Bakit ba bibinyagan ang bata? Kasi pag hindi nabinyagan, pupunta sa limbo. Asan yung limbo? Meron ba nun sa Biblia? Wala nun. Sabi nga ni kapatid na Daniel, Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Verbo y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Who received the baptism? It was the sacristan. It was not the baby. So, the baby grew up. They believe that the baby was baptized, but it is not so. What is the meaning of the word amen? Amen means I accept. I agree. Salitang Ebreo yan at Griego. Ang kahulugan ng amen, tinatanggap ko. Eh, patapos ang umamin yung sakristan, sino? Binautismohan. Kaya kung 10 beses nagbautismo yung pare, nung araw na yon, 10 beses namang sahod ng sahod itong sakristan. Sino ang binautismohan? O, hindi ba tayo nag-iisip, mga kapatid? Eto, masasabi nyo, ang sinasabi ko, simple truth eh. Simple truth. Alam natin itong lahat. Pero, dapat yung simple, matanggap natin so, para magkaroon tayo ng kaalaman doon sa komplikado. Eh kung yung simple pa lang, ayaw mo nang tanggapin, galit ka pa sa akin, ina-atake ka tayo. Hindi ako nang-atake. Nagtatanong kasi siya eh. Oh. Eh, para makumpleto kaalaman niya doon sa binasabi ko sa kanya, maniwala tayo sa nakasulat. Nakasulat, may kamangmangan ng Diyos at may kahinaan ang Diyos. Naniniwala ako sapagkat ipinasulat niya yun. Sabihin mo, para naman ikang minimenos mo ang Diyos. Ha? Ayoko namang itaas ang Diyos ng pagtataas na hindi niya allowed. Kagaya ng paniwala ng Sabadista. Ang Diyos ika, makapangyarihan sa lahat. O tama. O ano kasunod? Kaya ang Diyos, kahit ano gaya niyang gawin, mali. Kahit ano kayang gawin ng Diyos, that is your